Hello everyone, it's Jerimae and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, welcome, and I'm back again with another video. Today's video, guys, as you can see from the title below, no, we're going to react on Mika Salamanca's latest vlog or latest video, pero hindi siya naman siya ganun ka-latest. Guys, kung hindi niyo po kilala si Mika Salamanca, bakit hindi niyo po siya kilala? Pero way, hi nga pala sa mga mechanism dyan and mga supporters ni Mika Salamanca. Sabay-sabay po tayong mag-react sa kanyang video and I know meron siyang mga pinagdadaanan ngayon and she's on the moving kineme route, no? Nasa moving stage siya. So, let's begin. Than money, popularity, house,
far, success for me is stumbling, nadadapa, yet you're still standing. So yeah, focus on your purpose. Set something to achieve. How to deal with toxic people. May mga tao sa mundo and may mga tao sa paligid mo na feeling nila toxic ka. Ah, ano ba yun? Toxic tong nangaw na to. Anyway, we need to accept na hindi tayo laging tama sa mata ng lahat ng tao. Meron talagang mga tao titignan tayo as a toxic no matter what we do and what we say. Kahit gaano ka kaganda, kaayos, ka-successful, katalino, meron at meron pa rin tao titingin sa'yo as a toxic. How to deal with toxic people? Understand them. Understand mo kung saan sila nang gagaling. And sometimes you can use them to improve yourself. Extract yourself from them. Minsan, if hindi mo naman kilala and feeling nila toxic ka, hindi ka naman nila kilala, wala naman silang facts about you, huwag mo na lang pansinin kasi hindi ka naman nila kilala eh. Hindi naman nila alam yung mga ginagawa mo behind the cameras and behind their eyes. So, focus on yourself. Like what I said earlier, focus, know your purpose, set something to achieve. People of the Republic of the Philippines, sobrang polluted na ng Pilipinas and yet maraming toxic people. So, come on. Magbawas-bawas tayo ng konting pollution, no? Don't judge the person if you don't know the real story behind that scene or behind that scenario. No. I believe in good karma and bad karma. So, parang movie yan. Kung hindi man ngayon, coming soon siya, mga best. Question is, what kind of pain are you willing to suffer when it's all about change and improvement? Aminin natin na sobrang hirap ng pagbabago at sobrang hirap magbago. Feeling ko yun yung pain na willing ako mag-sacrifice and mag-suffer. Dami ko ng beses nag-suffer para sa taong love ko. But sometimes we need to understand na, is your suffering worth it? Next question. I decided to drink water kasi feeling ko medyo mabigat yung next na topic. So, stay hydrated everyone. Question is, why do people cheat? I have no idea why do people cheat. You know what? If you're not happy sa relationship mo right now, if you're watching this and you're not happy sa relationship mo right now, and you think you're about to cheat, please, makipaghiwalay ka na. Kasi if alam mo mag-cheat ka, please, stop. Kasi when you cheat, hindi lang yung relationship mo yung sinisira mo, yung relationship ng partner mo in the future, maapektuhan mo. Yung trust, yung confidence, self-esteem, sobrang daming apektado sa cheating. It's not just yung relationship nyo. Ah, hindi lang yung tingin ng tao sa'yo. Imagine, pag nag-cheat ka yung partner mo pag nalaman niya yun, anong mawifeel niya? Mawifeel niya na anong mali, anong kulang, ano ba bang kulang sa'kin, anong pangit sa'kin, anong nagawa kong mali para magawa niya yun. Where in fact, wala naman siyang ginawang mali. Please, huwag lang sarili mo yung isipin mo. Why do people cheat? I don't know. Straight up fuckers, you cheaters are not sorry for cheating. Be honest, you guys are just sorry you got caught. And that's the truth. Not everyone is ready for that conversation. You cheaters are not sorry for cheating. Let's be honest. You're just sorry you caught. You just caught. Oh my. So yeah, as I said earlier, medyo mabigat yung topic. Ngayon, itong topic na to. And I agree with her, if you're not happy with your relationship, if you think you're going to cheat, please stop or let the person go. Huwag mong sabihin or huwag mong gawing dahilan na ayoko siyang iwan or ayoko makipaghiwalay kasi masasaktan ko siya. Don't you think the very first second of your life na ginawa mo or yung the very first time na nag-cheat ka, as in yung mismong kung saan nag-umpisa kung bakit ka nag-cheat, remember that moment, dun pa lang nasaktan mo na yung partner mo. And you're not just hurting your partner, you're hurting yourself too.
kasi nilock mo na siya. Nilock mo pa yung sarili mo. Pinaniwala mo mahal ko siya, right? Ano yung pinaka natutunan mo about love? Lahat deserve your second chance. Pero huwag kang magbigay ng third and fourth chance. And I wish mas nalaman ko to ng maaga. But yeah, I had to learn a lot of things the hard way. Sorry guys, I have to change location. Because they are so loud. So that's it for today's video guys, and I hope nag-enjoy kayo, and I hope na-answer ko yung mga questions nyo. And sorry kung hindi ko na-answer na maayos yung ibang questions dito. But yeah, that's it for today's video guys, and I hope nag-enjoy kayo. No hate, spread love, and stay hydrated everyone! What we do here, just go back. Here is the last guys. My advice, this is your in a relationship, please, sa totoo lang, don't ever give second chance. Kasi iisipin ang partner mo, you're willing to give him or her third, fourth, or fifth chance. It's bad, you're hurting yourself though. But yeah, I wish marami kayong natutunan sa video niya and sa reaction natin yan. I'm not a pro here, but yeah, this is my first ever. See you on my next video. Bye, guys.